Magko-comment tayo dito at magre-react tayo dito sa isang TikToker na tinatawag nilang Ninang. Napanood ko kasi to, naka-open ko lang ng TikTok tapos medyo tumaas ang kiloy ko doon kasi nga dahil nga sa religyoso din ako. Pero hindi na kasi ako katoliko. Nag-convert ako ng born again. Pero I'm still believer God talaga. And then, exist talaga ang Panginoon, no? So, ganito kasi ang ibang mindset ng mga mayayamang tao. Kasi, ang iniisip nila, ang nakakapagligtas sa buhay nila ngayon is pera. Ang hindi nila alam, hindi nila pwedeng i-understate ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan mo, tao ka lang. Hindi mo alam sa sarili mo. Kapag dumating ang panahon ng Judgment Day, ng iyong kamatayan, no? Kahit sino sa inyo, huwag nyo ikakatumbas ang pera ninyo sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag ninyong minamak ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao lang tayo. At Diyos lang ang naglikha sa atin, okay? Madaling sabihin yan eh. Sinasabi mo ngayon yan kasi namubuhay ka pa. Di ba? Mapera ka. Nag-gets ko yung pinupoint ni Ninang. Sa mga close-minded sa pinupoint ni Ninang. Ang pinupoint ni Ninang sa mga ibang bansa, mostly sa mga ibang bansa na mayayaman, hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Yes, totoo yun. Lalo sa mga Chinese, Japanese, yan, sa mga yan, mga Buddhism, lalo na sa Western, sa US, akala natin sa US, di ba, is most of the people in the US is ano talaga, religious sila. Their belief is about God, pero hindi. Yung iba, karamihan dyan, atheist talaga, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi nga, ang mindset kasi nila yan, nabubuhay na lang sila sa mundo na hindi nila nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Well, tayo kasi mga Filipino, no? Nakalakihan kasi natin yan, na-adapt natin yan sa mga Espanyol, sa mga tayuhan, no? Na pagiging Katoliko. Pero, mahirap kasi yung ano yung sasabihin mo na walang Diyos kasi hindi natin alam, di ba? Pero base sa mga Old Testament, mga nakaraan na based on true event talaga na nangyari, God exists talaga, di ba? Nakakalungkot kasi na karamihan kasi sa mga mindset ng mga mayayaman na katulad nila, gaya nito ni Ninang, sa dami na lang siguro sa inisip nila na yung kanilang pinaghirapan na yaman, eh hindi nila napapansin na lahat ng mga yun is blessing sa kanila ng Diyos, pero sa kanila, inisip nila pinaghirapan nila yun. Inisip nila na hindi naman Diyos ang nagbigay sa akin ng mga ito eh. Di ba? Hindi naman ako siniwerte sa Panginoon. Pinaghirapan ko ito eh. Oo, pinaghirapan nyo nga yan. Yung perang kinikita ninyo at yung yaman ninyo. Pero hindi nyo napapansin lahat ng mga yan na habang namubuhay kayo sa mundo, bigayan ng Panginoon. Okay? Huwag na huwag ninyong binabak or binabaliit ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang nakakatakot lang kasi dito, pag dumating yung panahon or oras mo na huhusgahan ka sa iyong kamatayan, good luck sa inyo. Kasi hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Okay? Sa ngayon siguro sa pagtatawanan ninyo yung opinion ko sa mga makakapanood nitong reaction ko dito kay Ninang. Ang pinapwede ni Ninang lang kasi talaga dun sa sinasabi niya sa TikTok is about sa mga bansang religyoso, mostly sa mga religyosong bansa na naniniwala sa Diyos is ano, hindi ganun karangya ang buhay. Mostly sa mga mayayaman na bansa, yun yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Magkaiba ang mindset talaga ng mga tao. Kasi ito nga yung basis sa mga naranasan natin ngayon, no? Kasi sa bansang Pilipinas, sobrang relihiyosong tao, di ba? Kristiyano, Muslim, nandiyan na eh.
Bale, lahat ng mga turo ng Panginoon, mga salita ng Diyos na tinuturo sa tao, lalo sa ating mga Filipino, hindi natin kayang i-embrace at hindi natin kayang i-apply sa personality natin at sa pag-uugali. Kasi alam niyo kung bakit. Una, sa pagiging isang religyoso na bilang Pilipino, hindi natin nagawa. Mga nasaway natin yung lahat ng mga naituro ng Panginoon sa atin. No? Sa Pilipinas, sa nangyayari ngayon, talamak ang droga, kriminal, di ba? Pandarayap, pagdanakaw, panlalamag, di ba? Pagsamantala. So, yun. Yun yung ano, yun yung mga masasamang bagay na nagawa ng mga Pilipino, no, na kung bakit ang bansa natin isa sa pinaka ano, pinaka hirap na umunlad. Kasi ang mindset kasi ng Pilipino sobrang doubt talaga, iba, medyo hindi natin binabago yung ganong klaseng mindset eh. Dapat talaga baguhin at baguhin na natin yung mindset natin, kasi hindi natin namamalayan na yung mga ibang bansa na lalo na sa sinasabi ni Nina na most of sa mga country na mayayaman, hindi naniniwala sa Diyos. Sa tayo kasi nakakalungkot, naniniwala naman talaga tayo sa Diyos, pero di ba hirap na hirap tayo umunlad kasi yung mindset natin mga Pilipino masyado tayong sumasandal sa relihiyon. No? Dapat huwag na natin isipin yung relihiyon na yan eh. Isipin na lang natin meron tayong Diyos. Okay? May Diyos tayo. Maging masipag tayo. Maging mabuti sa kapwa. Kailangan magkaunawaan. Iwasan yung mga negative things. Discrimination. Di ba? Subukan kaya gawin natin lahat yon. Di ba? Magkaisa. Yan yung sinasabi. Di ba? Kailangan magkaisa talaga mga Pilipino. Kaso sa ngayon, sa hirap ng buhay talaga, wala eh. Nagdi-divide ang mindset ng mga, ano, ng mga Pilipino talaga, kanya-kanya. So, hindi nagkakasundo. Kaya, yun yung pinupoint ni Nilang dito sa kanyang opinion. Kasi, kung talagang gusto nyo umaman, umunlad ang bansa Pilipinas, baguhin nyo yung mindset nyo. Ayun yung pinapoint niya. Tapos, ang opinion ko lang naman dito kay Ninang, no? Oo, mayaman kayo. Sorry, ah. Marami, mayaman kayo, marami kayo pera. Hindi nyo na naiisip na lahat ng mga yan is bigay ng Panginoon. So, yung nakakalungkot talaga sa mga ibang mayaman na hindi na talaga nila nararamdaman na may Diyos. Okay? Kasi nga, yung mga ibang bansa, hindi nga sila naniniwala sa Diyos, pero mayayaman sila. Kasi nga, iba yung mindset nila. Tayo kasi mga Pilipino, naniniwala tayo sa Diyos, napaka-relihiyoso natin, pero iba yung mindset natin. Isa yan sa mga nagpapahirap talaga sa bansa natin, yung ganyan. Napaka-relihiyoso natin, pero maraming kriminal. Diba? Drugista. So, yun. Yun lang dapat ang ano. Dapat baguhin talaga ng Pilipino para maramdaman natin kung paano tayo umunlad. Diba? So, yun lang ano ko, yung reaction ko kay Nina. Ha? Basta, tayo mga Pilipino, kung alam natin na namumuhay tayo ng masagana, tapos masaya kasama pamilya, wala tayong tinatapakang ibang tao, yun tayo. Maging contento tayo kung ano meron sa atin na binigay ng Panginoon. Huwag natin kalimutan na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Kasi, hindi naman pera ang nagbigay ng buhay sa atin. Nandang yan. Kasi pera gawa ng Diyos. Tapos sasabihin na naman ng mga mayayaman. Kasi nga, nabubuhay sila dahil sa pera. Well, syempre pinaghihirapan naman yan kahit naman sino eh. Diba? Yung mga nag-iikahos na dyan eh, nagpupumita ng pera para mabuhay. Yun yung talaga pinapoint ko.
So ito yung pagkakaiba ng body sa Panginoon. The last thing talaga na sasabihin ko, huwag na huwag ninyong babaliitin ang kapayarihan ng Diyos. Yun lang, last thing talaga. Maraming salamat sa inyo. This is the story of the year. Huwag nyo kalimutan mag-like at saka subscribe, guys. Maraming salamat.